today's ganap nga ay 5:45 pa lang ng umaga, eh gising na nga ako. Meron kasi akong pupuntahan ngayon na event at kailangan ay alas 8 pa lang ay andoon na kami. Diyos ko, kabilis kong gumayak, nakaligo agad ako dahil piling ko malilate na kung di na ako nagsabon. Charis. Bala ko nga sana magpa-makeup sa makeup artist, kaya lang wala na akong oras, kaya ako nalang nag-experiment sa sarili kong mukha. Nano, rugo yung penlagay ko, Diyos ko. Naido, yung pisngi ko naman, sumobra sa pagka-pink. Pero nung mga time na to ay nagmamadali na nga ako dahil anong oras na nang katagal gumayak ng mga kasama ko. Kaya naman ayan, fast forward, nasa labas na nga kami at sa wakas paalis na kami rugo. Bay, nahanap ko nga yung tatay ko, bakit ka ako nakapangaraw-araw, hindi daw pala siya makakasama. O yan ang nga bay sinasabi ko at natapat naman mong traffic sa NLEX, naksyota. Diyos ko, nang katagal ng biyahe, lalangis na ako rugulo pa. Pero buti na lang talaga, medyo umabot-abot pa kami sa call time naming alas 8. Tama, nagtatanong nga ako saan ko nabili yung dress ko, sa pandisenyo ko po yan nabili. Abay, mukha lang akong payat pero gusto na talagang kumawala ng chan ko, naksyota. At yun nga, nandito na nga kami sa Senia Hotel located sa Clark, Pampanga. Pasok nga namin, ginaid lang kami at sa second floor daw kami magpunta dahil meron na mga naghihintay sa amin. Pasok pa nga lang kami pero nakita ko na tong si Daddy Tano here. Medyo nahihiya nga ako this time dahil akala ko super late na talaga ako pero hindi pa pala nag-uumpisa. Abay, nung sinuotan nga nila ako ng ganyan, feel na feel ko nga at nakapikit pa ako dahil feeling ko valedictorian ako that time. Tinuotan nga rin nila si Bebo at pagkatapos noon, nakita ko na nga itong si Mami Macy. Grabe, sobra ko nga siyang na-miss dahil yung huling kita namin ay yung birthday ko pa. Wow, first time ko nga lang ma-meet nung si Jace at mas cute siya talaga sa personal. Pero buti na lang talaga dahil meron pa breakfast itong Owa. Diyos ko, gumagalgal na ako sa sobrang gutom. Nung natapos naman kami mag-breakfast, eh nagkayaan kami ni Mami Macy na mag-picture-picture. At maya-maya din naman, eh nag-start na nga kami ipakilala. Bali na, isama nga pala kaming dalawa ni Mami Macy sa mga Marilag Awardees ngayong taon dito sa Region 3. Sobrang na-touch nga ako at na-appreciate ko talaga yung OWA sa pagpili sa amin dahil sa daming nominees dito sa Region 3, eh isa ako sa mga napili. Tatlo nga lang kami at nung maipakilala na nga kaming tatlo, ay nag-start na rin sila magbigay ng mga parangal. Nauna na nga itong si Ma'am Janet na isang online seller at sumunod naman itong si Mami Macy. Actually, hindi naman OFW si Mami Macy dati pero dahil misis siya ni Daddy Tano na isang OFW dati sa South Korea. Grabe, tuwang-tuwa nga ako dito sa dalawang mag-asawa na to dahil dati pa lang napapanood ko na nga sila. After nga noon, ako naman yung ipinakita at ito nga yung interview na binlog ko nung nakaraan. Super natuwa nga ako sa kinalabasan kasi pati yung mga clips ko dati sa Japan nailagay nila. At sa totoo lang, habang pinanonood ko to, medyo maluha-luha talaga ako dahil marami akong naalala at naalala ko yung buhay ko noon sa Japan sa araw-araw. Tapos bigla ko nga na-miss yung mga lagi kong kasama noon sa Japan. Salamat! So after nga nung interview na yon ay tinawag na nga ako para awardan na din. Grabe, maraming salamat po sa OWA sa napakagandang opportunity na to na ibinigay nyo po sa akin. Nung ma-awardan na nga kami, ay nagulat talaga ako ng bongga dahil hindi ako prepared para magsalita. Actually, kaming tatlo pala ay hindi prepared dahil wala nga kaming kaalam-alam na mag-i-speech din pala kami. Diyos ko, kakarog ko talaga. Anong sasabihin ko dito? At nung natapos na nga si Mami Macy, Diyos ko, yan ang sasabihan ko, ako na nga yung magsasalita. Pero sa totoo lang, may bit-bit talaga akong tissue dyan dahil panigurado Crayola ang lola nyo. Bali, ikinuwento ko na nga lang sa kanila kung ano yung naging buhay ko bilang OFW. At totoo naman po, dahil nung 19 years old pa lang ako, ay nagtrabaho na agad ako sa ibang bansa para matustusan ko yung pangangailangan ng mga kapatid ko at matulungan ko sila nanay at tatay. At sobrang naging emotional talaga ako nung time na yan dahil naikwento ko nga sa kanila kung gaano kahirap ang buhay ko nun sa Japan. Nakita ko nga tong si mami at si nanay na dati ring mga OFW na umiiyak at alam kong relate na relate din sila sa akin. Totoo naman, napakahirap talaga maging OFW at mag-isa ka sa ibang bansa. Sabi ko nga sa kanila, napakahirap magkasakit lalo na kapag ka mag-isa ka dahil wala kang nanay na makakasama. Kaya naman tunay nga po na ang motto ng mga OFW ay love is sacrifice. Dahil marami ka talagang isasakripisyo para sa kapakanan ng pamilya mo. Marami silang mga bagay at mga gustong iparamdam sa atin pero hindi na nila sinasabi dahil ayaw na nilang mag-isip pa yung mga pamilya nila. Yun lang, at proud na proud ako sa lahat ng OFW. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po.
Grabe, sobrang proud ako sa mga OFW dahil bilang naging OFW din ako, ramdam na ramdam ko kung gaano kahirap ang mawalay sa pamilya. Abay, sobrang hirap labanan ng mga homesick, stress, at yung mga okasyon na hindi ka nila makakasama. At kung may tunay man pong hero, sila po yung mga OFW dahil grabe po ang sakripisyo nila para sa kanilang mga pamilya. Kaya naman after namin mag-speech at awardan, syempre kainan na. My God, deserve na deserve ko talaga kumain ito dahil pinaiyak nyo ako. Charis. At syempre, deserve ko rin mag-Sharon dahil nag-speech ako kahit wala akong script. Kaya naman yung mga saging salamesa ay sinuksok ko na sa bag ko. At sa dami ko ngang naiuwing saging, abay hindi ko na nga maisara yung zipper. Pagkatapos nga ng event, ay umuwi na rin naman kami nila Mami Macy. Sabay-sabay na nga kami umuwi dahil nakakain na kami. So yun nga, nagpaalam na nga kami sa isa't isa dahil tirik na rin naman yung araw at madaling-madali na nga akong pumunta sa sasakyan. So ko na kasing magpalit dahil yung dress na suot ko na to, eh biglang sumikit dahil napakarami kong nakain, naksyuta. Matanong ko lang sa inyo, nasubukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo, itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan, ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito, may color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at dun nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag-cash in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!